ng mga ano naman yung gulong natin, mga fanatic. Ang lala. Oh no! Hindi ko alam kung kakayanin pa ng sealant yan or ng pasak. Kasi meron na tayo isang pasak dito. Yan. Pasak na yan. Ito madupit. Pagulusan. Pero naibiyahe ko pa to pa Tondo, then pauwi dito sa Novaliches. So papagawa natin siya mamaya. Hindi ko alam kung anong remedyo or palit gulong na tayo. Ang lala. Alright, so ayun na nga no, mga kanatik, napakasaklak ng nangyari dun sa ating gulong, no? Napakasakit. Napakasakit, especially wala pa sa budget natin yung pagpalit ng gulong. Pero na-purchase ko nga pala yung Pirelli Angel na gulong na yun. Early 2020, siguro mga January or February 2020. So, kung totoo siya, sulit na rin kung susumahin. Pero, pwede pang gamitin sana eh. Pero, no choice tayo. Talagang isa tayo sa mga malas na sa mga pangyayaring ganun ano. Biruin mo yun. Tumusok na siya, then lumabas pa siya sa gilid. So, tinanong ko yung mga nakakaalam sa motor, especially yung kababata ko dito sa amin. So, wala na daw talagang remedyo yung ganung insidente. Hindi na raw kaya ng pasak yun or kung ano man ang pwedeng remedy. Ano. Ang suggestion niya is palitan ko na raw yung gulong ko or pansamantala, wag ko na muna daw tanggalin yung pinakapako. Although pwede daw natin putulin yung dulo para mas hindi masyadong exposed yung pako at hindi daw masyadong masira or magasgas yung pinakamags natin. Ano. So, siguro pagkasahod ko, maghahanap ka na pa ako, magkakanvas ako ng murang gulong na quality. Kasi kung makikita nyo ngayon, is naka Pirelli Angel tayo, medyo pricey yung ganung brand. So, hanap tayo ng ibang brand para sa ganun eh, mas makapag-review din tayo ng ibang brand. Ano? Right? So, for the meantime, yung gagawin natin is puputulin muna natin yung pako. Then, try natin maghanap ng ibang brand. Actually, nagpapanap din ako ng stock tire ng Aerox yung pang front. Kasi naka Aerox Max naman tayo. So, yung sukat nun is 110 by 80. Yan. So, nagpapanap ako ng second hand na good. Yan. So, hopefully makakita tayo ng second hand na good na pang Aerox. Or kung talagang wala, hahanap tayo ng ibang brand. Although nag-search naman ako kanina ng mga brand, nagtanong-tanong na ako kung magkano yung presyo, kung ano yung mga available na brand para sa contact click natin. So may idea na tayo kahit papaano. Alright, so for the meantime, putulin muna natin yung pinakahangganan ng pako, yung pinakatulis niya. No? So let's go. Hindi ko alam kung ano yung mga pwedeng magamit natin. Pero dadala tayo ng ito. Bukan natin to. Then
na lang. Cutter din. Plies. Dali na rin natin itong long nose. Bilan tayo mga kanatik. Alright, so magandang gabi mga kanatik. And so pangalawang gabi ko na siya ibabiyahe ngayon, no? Na mula nung napako yung gulong natin. Saan na yun? Ayan siya. Ayan. Ilawan natin para makita nyo. Ayan. So pinutol ko lang yung pinakadulo niya. So far, hindi pa naman lumalabas yung pinakahangin. Dahil siyempre nung napako, may tire sealant naman tayo. Yun din yung kagandahan kahit papano kasi may tire sealant tayo. Kumbaga, pinaka first aid ng gulong yun, yung tire sealant. Binihay ko na siya kahapon, papasok sa Tondo mula Novaliches, yan, Novaliches to Tondo, then naiuwi ko na rin from Tondo to Novaliches, then eto, babiyahay ko na naman siya pa Tondo, then syempre pauwi na naman bukas from Tondo to Novaliches ulit. So nakakita na ako ng gulong kanina. So ipapalit natin dito is pang Aerox, yung stock ng Aerox.
yung pangharap ng Aerox, which is yung 110 by 80. Yan. So from 180, papalit tayo ng 110 by 80. Alright. So second hand ko lang yun nabili. Wala pa tayong budget eh, pambili ng bago. Pero may napupusuan na akong brand ng para sa brand new. Alright, so wala na talaga, lunas daw itong gulong natin pagkaganito ang tama. Ayan, wala na talaga lunas yan, kundi palitan na yung gulong or antayin mo na lang sumingaw. Huwag mo na tanggalin yung tusok niya, no? So, ganun na nga yung nangyayari sa atin. Antay ko na lang siyang sumingaw. Pero naghaharap na tayo ng kapalit nito, no? Ganun pa man, syempre, iwasan natin yung malubak ng todo. Yan. Dumaan sa lubak-lubak. Para syempre, iwas ano din. Baka mamaya biglang bumutok eh. Sabi nga ng kasama kong isa, baka mapunit yung pinakagulong. Especially tubeless naman din tayo. Pero actually wala naman talaga ako idea. Kumukuha lang ako ng mga payo. Pero syempre yung pinagkakatiwalaan kong kababata. Legit na mekaniko ngayon. Nako! Lagot. Lagot. Mag-start eh. Pa isa oh. Walang helmet. Yung isa beating the red light. Alright, so ayun, balik na tayo sa topic natin, ano. Siguro hanggang bukas ko lang siya gagamitin ng may nakasaksak na pa ako. Yan, napakulupit. Papalitan na natin siya ng 110 by 80. So mas lalapad yung likuran natin, ano. So bigyan ko na lang kayo ng review. 180 to 110 80. Yan. Alright, so ugaliin natin inspectionin yung motor natin. Ikutan lang natin. Ako hindi ko mapapansin yun kung hindi ko siya. Kita niyo mga kanatik. Yun yung nahuli kanina. Na nag-DTS. Nahabol niya. Pinara na kasi siya. Tapos di pa rin siya tumigil. May time siya para mag paliwanag dun. Pero wala. Nilagpasan niya yung mga officer natin. So dun pa lang pwede na siyang kasuhan kahit nasabihin mong malulustin sana siya sa DTS. Eh kaso pinapara ka eh. Diba? Pwede ka naman magpaliwanag. Baka sakaling palagbasin ka,
Eh, kaso nga ganun ang nangyari. Alright. So yun na nga, no? Ugaliin natin inspeksyonin paminsan-minsan, or ikutan lang natin ng tingin yung motor natin. Baka may maluwag na, baka may sira na, baka may gas-gas, o tulad nga na ito, no? Hindi ko rin expect na may pakong ganun, napakalupit. Kung hindi ko pa inugasan yung motor ko, hindi ko mamamalayan yun. Alright, so yun lang mga kanatik. Hopefully kahit pa paano may natutunan kayo sa video vlog natin for today. So don't forget to subscribe and click the notification bell. Yan. So once again, akong inyong lingkod, Click Natik, signing off.